Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakatayo ako sa may pintuan. Hindi ko alam kung bakit ginagawa kong bagay na to. Ayokong umasa na kapag binuksan ko ang pintuang ito, ay siya ang makikita ko. Walang ganun. Hindi mangyayari yun. Kaya naman hindi ko na binuksan ang pintuan. Bakit pa ba ako haasa sa wala? Bumalik na ako sa pagkakahiga ko at nagsimulang ikalma ang sarili ko. Kulang lang siguro ako sa pahinga. At eto, maaga pa lang eh, nagising na ako. Naisipan ko na mag-jogging sa labas, medyo madilim pa nga eh. Pero okay na din yung ganito para naman makalanghap ako ng sariwang hangin. Nadaanan ko pa nga si Albi sa sala kaso nakabalot siya ng kumot, nilalamig ata. Tutok na tutok kasi sa kanya yung electric fan. At eto, pagkalabas ko, kahit madilim eh, marami ka nang makikitang tao sa labas. Medyo malapit din kasi sa dagat itong bahay nila Joel. Karamihan sa makikita mo eh, mga nangangalakal ng isda at yung mga batang gising na sa ganitong oras, sila yung nagtatanggal ng mga maliliit na isda na naiwan sa lambat. Ang buhay ng mga batang ito ay katulad ng buhay ko noon. Bata pa lang eh, kailangan ko ng magtrabaho para sa nanay at mga kapatid ko at para may pangbaon kami sa school. Ang hirap talaga ng buhay ko noon. Maswerte lang talaga ako kasi may isang taong naging bahagi sa katuparan ng mga pangarap ko. Ito ay si Daddy na itinuring akong anak kahit di ko siya kadugo. Minsan talaga kung sino pa yung di mo kadugo ay sila pa yung tutulong sa iyo. Totoo naman, 'di ba? Tapos nakakita ako ng grupo ng mga batang may dalang sako. May naalala na naman ako nung kasing edad nila ako. Kapag Sabado at Linggo at tuwing bakasyon, lagi din talaga ako may dalang sako. Kasama ko ang mga kabarkada ko tapos kung saang gubat kami sumusuot, makahanap lang ng mga basurang pwedeng ibenta. Isang nakaraang nagpatatag sa buhay ko. Isang nakaraang naging dahilan upang mas abutin ko ang mga pangarap ko. Nilapitan ko kaagad ang mga batang ito. Kinausap ko at sinabihan kong huwag mo nang aalis kasi may ibibigay ako sa kanila. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko sa mga batang ito. Alam ko kasi ang pinagdadaanan nila. Kaya sabi ko, huwag aalis. Hintayin ako kasi may ibibigay ako sa kanila. Kaya ito, pagbalik ko sa bahay nila Joel, itutulak ko sana yung gate. Kaso, biglang bumukas. Muntik na tuloy mapahawak yung kamay ko sa dibdib ni Albi. Mukhang aalis din siya. Baka magja-jogging din. Kaya ayun, niyaan ko lang na makaalis. Di ko na nga pinansin. At nung makaalis na siya, eto, pumasok ako sa bahay at kumuha ako ng mga chocolate na ibibigay ko sa mga batang may dalang mga sako. Subalit habang pabalik na ako sa mga bata, malayo pa lang nakita ko na si Albi. Kausap niya yung mga bata tapos mukhang binigyan na niya ng lollipop ang mga yun. Magtatago sana muna ako kaso itinuro ako ng isang bata kaya ayan. Nagtakbuhan sa akin ng mga bata tapos si Albi. Napalingon siya sa akin. Ngumiti pa nga siya pero di ko pinansin ang mga ngiti niya.
Oh, mga bata. Baunin niyo itong mga chocolate para di kayo magutom. Wika ako sa mga bata habang binibigyan ko sila ng chocolate. Salamat kuya. Sige po, aalis na kami. Wika ng mga bata, tapos ayun, nag-aalisan na sila. At eto, naiwang nakatayo si Albi, kaya naman, tumalikod na ako at pinagpatuloy ko na ang pagja-jogging ko. Wala na kasing dahilan para mag-usap pa kami. Tapos na ang lahat noon pa. Kaya lang, habang nagja-jogging ako, nakasunod sa akin si Albi. Nakakainis. Bakit ba niya ako sinusundan? Napaka-epal eh. Pwede naman siyang umiba ng daan. Madapa ka sana, Albi. Wika ako sa isip ko. At eto, kapag minamalas ka nga naman, ako yung nadapa. Natalisod ako sa nakausbong na bato sa daan. Ang sakit, grabe. Nadugo yung tuhod ko tapos puro galos yung kamay ko. Kainis talaga. Bakit ako yung nadapa? Kinarma agad di. RJ, okay ka lang? Wika ni Albi. Hinawakan niya agad ang braso ko para tulungan akong tumayo, pero tinabi ko yung kamay niya kasi di ko kailangan ng tulong niya. Kaya kong sarili ko. Wika ako. Ikaw na nga ang tinutulungan, ayaw mo pa? Wika ni Albi. Eh, sa ayaw ko eh. Pakailan mo ba? Kasalanan mo to eh. Wika ako. Ala, bakit kasalanan ko eh? Ikaw yung lampa. Halika na, tutulungan na kita. Umuwi na tayo. Wika ni Albi. Huwag na, kaya kong umuwing mag-isa. Sanay naman akong masaktan. Wika ako. Sorry. Wika naman ni Albi. Di na ako nagsalita. Nagsimula na akong maglakad pa uwi. Sa totoo lang, ang sakit ng sugat ko ngayon, pero kaya ko. Mas masakit pa nga yung nangyari noon eh. Pero kinaya ko. Habang naglalakad ako pa uwi, nakasunod lang si Albi sa akin. At pagkarating sa bahay, eto, nakita ko ng nanay ni Albi, kaya agad niyang sinabi sa akin na hugasan ko daw yung sugat ko para malagyan niya ng gamot. Ginawa ko naman ang sinabi ni tita. Pinapagalitan nga ako habang ginagamot yung sugat ko. Para daw akong bata. At si Albi, ayun, tahimik lang. Nakatingin lang siya sa akin. Kasalanan niya to eh. Kung di niya ako sinundan, hindi ako madadapa. At ito, tinawag ni tita si Albi. Pinatutulungan ako sa pag-akyat sa taas sa kwarto ko. Ayoko sana, kaso mapilit si tita. Kaya ito, nung paakyat na ako sa hagdan, umawak bigla si Albi sa bewang ko. Bigla akong napaiwas kasi naman, nakiliti ako. Grabe talaga. Nakiliti talaga ako sa hawak na yun. La, ang lakas pa din ang kiliti mo sa bewang ah. Wika ni Albi. Pakialam mo ba? Wika ako naman. Ang sungit mo talaga. Kaya ka nadadapa eh. Wika ni Albi. Pero di na ako nag-aksaya ng panahon para sumagot pa sa kanya. Nasa likuran ko lang siya habang umakit ako sa hagdan. At pagkarating ko sa pintuan ng silid ko. Salamat. Wika ako. Sabay pasok, tapos isinara ko na yung pinto at nahiga na ako sa kama ko. Grabe, ang sakit ng tuhod ko. Duguan eh. At sa paglipas ng mga oras, eto, pumasok si Russell sa silid ko kung nasan ako.
May dala siyang pagkain. At pagkakita niya sa akin, tinawanan pa niya ako. Buisit talaga. Halo, grabe naman ata nangyari, pre. Nada pa ka daw, sabi ni Albie. Wika ni Russell. Oo. Wika ko naman. Naman, nada pa ba talaga? Baka naman, lumuhod ka lang kaya nagkaganyan yung tuhod mo. At saka bakit magkasama kayo? Gawa. Ano ba talagang nangyari? Wika ni Russell. Pare, masyado kang malisyoso. Ewan ko sa'yo. Wika ako naman. Parang nagsisimula ng magbahay ang mga langgam dito kay na Joel. Nakakaamoy kasi ng manamis-namis na tadhana. Wika ni Russell. Loko, hindi mangyayari yan. Wika ako naman. Huwag kang magsalita ng tapos, RJ. Kasi baka isang umaga pagising mo, hindi lang tuhod mo ang masakit sa'yo. Wika ni Russell, napakaloko talaga. Dahil kapag nangyari ang bagay na yun, mauulit lang ang nakalipas. At mas marami ang masasaktan.